Nandang araw mo si. Alam mo ba na mayroong lumating na grasya sa tahanan ng hari? Hindi mo alam yon? Ito oh! Bago! Bago! Alam mo to kung ano to? Makina to galing sa Kabunggan family. Binigay sa atin. Kasi yung kahapon luma na daw yung ating makina. Kaya binigyan tayo. Pero kailangan natin i-restore. So, kailangan natin ito ayusin. Para magiging bago at maayos. So subukan natin ngayon na ayusin. Tingnan mo siya, ganda to. Wow! Bago! Ayusin lang natin to, magiging ayos na ito mo si. Para meron tayong makinang maganda para doon sa ating pag-aaral sa pananahi kasama ang mga bata sa ating school. Tulad ng dati mga bata, sabi ko sa inyo, pag mayroon tayong gagawin, meron tayong sariling kasuutan. So, ngayon, kasuutan natin ay mag-restore tayo ng ating bagong makina. O ito, kailangan natin itong apron. Kailangan natin apron para hindi tayo madumihan. Ito yung ginawa natin hapon, di ba? Sige, pwede naman itong gagamitin. So, mag-apron si ang hari para hindi maglumihan. Para pag naayos natin ito, magiging maayos din lahat. O, maraming salamat sa Kabunggan family na nagbigay sa atin ng bagong makina. Ngayon, i-restore natin ito para maayos. Sa ating maintenance, kailangan po natin ng mga gamit or tools. Tulad ng vice grip, open and close rinse, mill 14, open rinse na 10-11, screwdriver, pang faucet, pang ipit, saka special tools na maliliit. Kaya may mga maliliit na screw dito. Toothbrush, na hindi nagagamit, or toothbrush magnet. Siyempre, yung basahan pala. Medyo nakalawang na. Tanggalin natin ito para ating isisat. Titingnan natin yung ilalim. Lalagyan natin ng langis para lumambot yung mga kalawang-kalawang muna niya. Kasi hindi na tuma. Oh, igas na. Pag nilagyan natin ng langis ito, at saka ikut-ikutin natin ng kunti, lagyan natin dito. Lahat ng kasukasuan, lagyan natin. Ikot-ikot-ikot. Ayan na. Ayan na. Tatanggalin natin itong face plate kasi hindi siya gumagana. Baka sakali dito natin makita yung hindi mo madumi, kaya kailangan natin tutbasan mo. Kailangan natin mga bata, linisan mo na yung mga likabok or dust. So, ito yung tutbas ko kanina. Nalitan ko na tutbas ko. Ayaw ko na magtutbas ng luma. So yung makinang bago ang magbibigay sa atin ng kasiyahan para magtutbas ng bagong bigay na makina. Tulad na natin, lagyan natin ng langis para baka sakaling maikot na natin ito. Baka dito sa bobbin case. Lagyan natin itong ganito yung bobbin case. Baka ito ang dito natin makita yung ating hinahanap na hindi gumalaw ang ating makina. Stack up adjustment. Kita mo, Musi. Ang grabe, ang dami ng pinalawang na kasi hindi na nila din ginagamit. So, kailangan natin siya silip-silipin ng baslight. Baslightan natin yung si para kita natin kung ano talaga yung mangyayari dito. Tahan lang. Uga-uga lang muna. Saka uga-uga dito. Isabay. Lumiluksa natin yung yung parts doon sa ilalim kasi matigas na at saka kinalawang. Rusty na. Nabali yung tank niya sa ilalim ito. Putol. Ganyan yan. So ito yung nabalik. Kailangan natin maghanap ng pamalit kasi wala tayong pinilan natin gumagamit pag walang pamalit. So ang gagawin po natin ay pupunta tayo doon sa junk shop kasi wala. Alam ko wala na to sa tindahan. Sa tindahan ng mga spare parts ng sewing machine. Kasi medyo luma na, may kalumaan na. Medyo antique na itong model na to. So, subukan natin kung pupunta doon sa mga junk shop kasi karamihan pag naluma yung mga gamit dito o nabasa sa ulan o nabaha, tinatapo nila o pinapatimbang na pinapakilo na doon sa junk shop. Ito yung ating nabili sa junk shop, lumang makina para katulad din noon. The same model, pero pari-pariha lang ang naman ito sa loob. Dali natin itong maliit na tornilyo, kaya gamit natin itong maliit na ito. Lagay lang dito yung mga gamit. Para matanggal natin ito, dahan-dahan natin. Putin ito. At gamitan natin ng pang-spray. Sprayan natin lahat ng joints niya para matanggal yung kalawang dahan-dahan. Ilalim.
Sorry. Andalin natin yung mga tulong yung malalaki. Para madali siyang mabunot at saka hindi siya mabali ulit. Kasi ito yung dahilan bakit nabali yung rat. Kasi hindi ko tinanggal itong malalaking main nuts or mga tornilyo. Dapat itong mga tornilyo malalaki ay natatanggal siya. Tanggalin muna. Para mawala siya sa kanyang pagkakabit doon sa main crank. Para hindi na tayo mahirapan magtanggal ng crank. Ito gagawin natin. Ito na yung naputol. Yan putol. Ito na yung buo. Yan. Pareha lang sila. Medyo nakamura tayo dahil nakakita tayo ng parehong items or parehong trunk para doon sa ating ni-restore or ni-repair. Ngayon, ikakabit na natin doon sa kabila. Pagkabit, unahin natin itong pinakapuno niya. Para hindi tayo mahirapan doon sa taas banda. Unahin natin itong pinakamin, pinatornilyo niya. Gagawa na tayo ng repair shaft, ang sideline. So, hindi natin na-clearance yung shaft, yung crank niya, kasi para mayroong clay. Hindi masyadong mahigpit, kasi kung mahigpit, mahirapan tayo mamaya pag... So, meron siyang clay kahit kunti. Gusto ka natin ilagay yung tornilyo niya sa kabila. Gita natin ang unsi. Kailangan higpitan natin yung nut para hindi siya luluwag, masisira kasi yung so dito tayo sa head main bearing. Ito ay main bearing. Ito yung main bearing. So ilagay natin tong main bearing doon sa ulo niya. Siguraduhin natin na pareha nakalapat yung main bearing niya. Kasi kung hindi, lagay lang ng tornilyo kasi mahirap i-coat doon. Lagyan natin ng magnet para mamagnet siya. Yun, magnet na oh. Lulusot natin doon sa butas. Magnet. Hindi madali yung paglagay ng tornilyo kasi masikip at saka hindi halos makita ng ating mata. Nasa ilalim siya, masikip yung so nailagay na magigit na yung malaking special tools malaking tool yung nalaki. Bit unti na dapat hindi siya mabasag kasi pag nabasag, wala na tayong pamalit. Alas na naman tayo ng kapariho, hirap maghanap ng kapariho sa panahon ngayon. So, lagyan natin ng langis. Yan. Na. Subukan na natin. Yes, kailangan natin luwagan unti yung sa ilalim. Ilas natin yung tornilyo ulit sa ilalim. Ganito yung paglagay natin ng sinulid. Una dito sa thread guide sa ibabaw, papunta doon sa tension regulator, papunta sa thread control, sa thread guide, diretso sa karayon. Natin yung bobbin piece at saka bobbin. Meron pa siyang sinulid. So, narito tayo sa pag-testing ng ating na-ayos natin. Kita natin na matangin na siya at mukhang ganda na yung kanyang pagka-tahi na yun. Gagamit na natin ito mga bata. Ito yung tahi niya. Ayos na. Ayos na, hindi na siya maganda yung so maraming salamat sa nagbigay ng
laki na, na nawa ito ay makapagbigay pa ng aral para sa mga bata na aking tuturuan o mga tinuturuan ko mga bata sa eskwela namin. Nawa ko ay ito ay makapagbigay din ng kasiyahan sa kanila paano ingatan ang makina, paano alagaan para maganda yung kanyang kalalabasan sa pagdating. So kanina at hapon, sira yung ating sabi natin sira o hindi natin magalit kasi stuck up siya. Dinisa natin, pinasus natin ng brass at saka iba-ibang langis na lagay natin para lumambot ng ilalim. Kaya ngayon, ito na yung pinalabasan ng ating pag-maintain ng ating makina, ang padyak, makina di padyak. So maraming salamat at nawa, ito ay mapagpulutan ng aral para sa mga bata at sa mga manunod pa. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat.